Magandang tanghali mga buddy, kumusta na kayo? Nandito na naman tayo sa labas kasi medyo maganda ditong mag-vlog. Makakapag-focus tayo at ipapahayag natin talaga yung ating opinion, ano? Pasensyahan nyo na yung background noise natin kasi may mga gumagawa doon sa kabila. At dito naman may mga dumadaan din sasakyan. Okay, so kahapon mga buddy, isang balita yung ating inihatid yun sa ating isang vlog na kung saan ay pansamantalang pinatitigil ng COMELEC ang visa ng pinirmahan nilang Memorandum of Agreement sa online news agency na Rappler. So sa kautusan na pirmado ni Acting Chairperson Socorro Inting, deferred ang lahat ng aksyon na may kinalaman sa COMELEC Rappler Memorandum of Agreement habang pending ang petisyon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. So nauna na nagsampa ng petisyon ang OSG sa Korte Suprema para patawan ng temporary restraining order ang kasunduan. So ito yung nilabas na dokumento na pirmado ni Acting Chairperson Socorro Inting mga buddy. Noong February 24, so nagkaroon nga ng MOA ang Rappler at saka itong COMELEC. Ito daw ay Partnership on Voter Engagement and Fighting Disinformation in Connection with the May 9, 2022 National and Local Elections. Alam naman natin itong Rappler isang online news agency na hindi credible. Kaya marami nag-react at isa na nga dyan ay ang Office of the Solicitor General sa pangunguna ni Jose Calida. Pag-uusapan natin ng konti mamaya itong si Solicitor General Jose Calida at ano ba yung mga accomplishment nito, yung mga naipapanalong kaso. Then February 28, 4 days later, ay nag-issue ng advisory ang OSG para sa COMELEC at sinasabi dito na i-revoke yung MOA or rescind the MOA with Rappler for the following reasons. Una, undue delegation to Rappler of the Commission's authority. Pangalawa, Rappler violates the Constitution and the laws. Pangatlo, Rappler has a record of reporting false and grossly biased information. Pang-apat, Rappler violates the state policy to be fully independent from the foreign interference and secure integrity of elections. And then sumagot ang COMELEC sa OSG. So much for to. Then March 7, ang OSG ay nag-file sa Supreme Court ng petition for certiorari and prohibition with prayer for a temporary restraining order, writ of preliminary injunction against the commission at saka itong sa Rappler. So to enjoin the implementation of the MOA and to declare the same as void for the reasons stated in its letter dated February 28, 2022. So yung last paragraph dito sa pinalabas ng COMELEC, given the allegations against Rappler and the subsequent filing of the petition with the Supreme Court, it is judicious for the Commission to hold in abeyance the decision of the Court is rendered. All actions in connection with the MOA shall be deferred, including coordination between the Commission and Rappler on matters of the Memorandum of Agreement. So yun po. Nakikita ko dito sa aking opinion ha, nung nagbigay ng ultimatum itong OSG, medyo kinabahan na itong mga taga COMELEC. Abay, hindi basta-basta yung babanggain nila Office of the Solicitor General at kung sino pa yung Solicitor General na talagang napakagaling itong abogado na to. Okay, so puntahan natin ngayon mga buddy itong si Jose Calida. Basahin natin yung ilang mga informasyon na nakita natin dito. So siya ay isang abogado
at nagsiserve as Solicitor General of the Philippines. So ang pinalitan niya sa pwesto ay si ano, si Florin Hilbay. Then siya ay nagserve sa Arroyo Administration as Undersecretary of Justice at Executive Director of the Dangerous Drugs Board. Okay? So sa kanyang career, mga buddy, siya ay isang practicing lawyer, founding partner of J. Kalida and Associates Law na nakabase sa Davao del Sur. Nag-serve siya as Secretary General sa Volunteers Against Crime and Corruption noong administrasyon ni Pangulong Ramos. Naging convener din siya ng God's People Coalition for Righteousness that staged protests and prayer rallies against the proliferation of pornography and smut films in the 1990s. So, noong 1997, pinangunahan niya ang grupo na support the initiatives for the good of the nation or yung SIGN, which push for charter change through people's initiative and help the PIRMA movement gather signatures to allow the President Fidel Ramos to run for re-election through a plebiscite. So, co-founded din niya yung party list na Citizens Battle Against Corruption. Naging presidente siya noong 1997. So siya rin ay isa sa membro ng prosecution team sa impeachment trial ni Joseph Estrada. At noong EDSA 2 ay inappoint siya ni Pangulong Gloria Arroyo as Undersecretary of the Department of Justice sa ilalim ni Secretary Hernando Perez noong 2001, Mercedes Gutierrez noong 2002, at Simeon Datumanong noong 2003. So as Justice Undersecretary pala, mga buddy, he was in charge sa NBI, Office of the Government Corporate Counsel, DOJ Task Force on Corruption and Internal Security, DOJ Task Force on Financial Fraud and Money Laundering in 2004. At inassume niya ang leadership of the Dangerous Drugs Board as the agency's executive director. So bumalik siya sa private law and business noong 2004. Then naging presidente at chairman ng Vigilant Investigative and Security Agency, which won a contract with the Philippine Amusement and Gaming Corporation o yung PAGCOR noong 2010. Nag-serve din siya as Senior Vice President of the Insurance Company, Prudential Guarantee and Assurance Incorporated. At inendorso siya ni Pangulong Rodrigo Duterte as candidate for Ombudsman noong 2011. Prior to his return to government service, he was one of the campaign managers noong 2016 Duterte presidential campaign. So marami pa po ang ginawa dito ni ano, or yung mga accomplishment ni Solicitor General Kalida. At dumako naman tayo dito sa mga kaso na kung saan ay involved itong si Solicitor General Kalida. So yung pinaka-latest nga itong sa ano, itong controversial na Rappler at saka sa Comelec, no? After vowing to defend the MOA with Rappler, acting Comelec chairpersons of ORIT suspends the said MOA pending a petition by Kalida at the Supreme Court assailing the legality at yung constitutionality of the same. Pero, nagsimula 2016, mga buddy, the Supreme Court rules in favor of the burial of the late President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani. Isa sa accomplishment yan ni Solicitor General Kalida. 2017, the Supreme Court approves the Muntinlupa Regional Trial Court to hear and decide illegal drugs cases versus the detained Laila De Lima. 2017 naman, the Court of Appeals grants the urgent motion of execution for the Makati RTC decision evicting Sanvar owned by the Rufino Prieto family from Mile Long. Another from 2017, Supreme Court affirms declaration of martial law in Mindanao as legal and constitutional. Then 2018, Supreme Court affirms yung extension naman uli ng martial law in Mindanao as legal and constitutional. At 2018, Supreme Court expels Maria Lourdes Sereno in a co-warranto petition
failing to qualify as a justice of the SE. And lastly, 2019, the Supreme Court allows withdrawal of writ of kalikasan case filed by Child Jokno after discovering there are no complainants. So involved po lahat si Solicitor General Kalida sa mga nabanggit natin. Kaya ganun katindi itong mama na ito, talagang tinitingala siya pagdating dyan sa gobyerno. Talagang matindi ang kanyang mga naging accomplishment. At sinasabi dito na siya yung second highest paid government official noong 2019, earning 16.95 million according to a report from COA. Yan po. Kaya mabuti na lang may isang Solicitor General na nakabantay dito sa COMELEC at saka sa Rappler. At sana ay magtuloy-tuloy ito para naman maging balanse ang lahat, para hindi mahaluan ng kung ano-ano kalukuhan itong eleksyon natin. Dahil alam natin mangyayari kapag itong Rappler ay nagpatuloy na magkaroon ng partnership sa COMELEC, sasabihin nila para mailabas yung katotohanan. Well, baka ang mangyari puro kasinungalingan ang ipakita or ipalabas. Pero alam naman natin na medyo malabong mangyari yan, kasi yung tao na mismo ang nagsasalita, yung tao na mismo ang magdedesisyon kung sino yung iuupo nila, di ba? Ang COMELEC, ano lang to, instrumento lang to. Ngayon, kung sakaling gagamitin nila itong COMELEC para makapandaya muli, aba, eh tao na yung kalaban nila. At marami pa naman tayo mga matitinong tao sa gobyerno, kagaya nga nitong si Solicitor General Kalida. Kaya may tiwala pa rin tayo sa kalalabasan ng eleksyon. At yung mga bagong inappoint sa COMELEC, yung chairman, tsaka yung dalawang commissioner. So sana ay maging balanse, no? Yung kanilang posisyon, no? Hindi sila magpa-apekto, magpa-impluwensya sa kung anong partido, kahit na dito kay BBM or dito sa kabilang partido kay Leni. Basta nasa gitna lang sila para magkaroon ng isang makatotohanan at makabuluhang eleksyon ang ating bansa. Walang iwanan, para sa bayan, Iman Supremo po.